Well, ang Marilabo, in terms of culture, ang iyang epekto sa kabuhi isang tao is that it reminds us of our rich culture, no? Not only as a Negrosanon or Negrense community or even Ilonggo, but as a Filipino society. Piling ko na sa director naman, sinko ba ko hindi ko makaya. Piling niya, hindi kaya mo na. So, ako ang nagdala, bali ako ang nagtingog, ako ang nagdala sang tingog sa drama naman sa radio. It was based on a true story of an overseas Filipina worker nga nag-ubra sa Middle East, nagbalik sa Pilipinas, and when she came home, may problema na, no? Psychological problem with her that resulted to the killing. Even became a police concern. Could you imagine masuspend ang klase sa isa ka eskwelahan because young children are talking that Marilabo was there, that Marilabo is going to attack the school? Pag nakita ko na ang storyline, kag ang script, nakibot ko, feeling ko, grabe galing istorya ni Marilabo. So ining Marilabo is a timely response, no, para sa aton nga to develop our culture and to help us identify of a true Negrense and Ilonggo culture. So kung ang radio drama was able to gather or earn the respect of radio listeners at that time, I know and I believe that the movie version of the story is going to be a hit. Nice.
Oh, mga anak! Bakit po namin tinatawag? Ay, hindi ko kayo narinig. Anong kailangan niyo? May papapaalam lang po sana kami na pupunta kami sa Sapo. Ano yan? Malapit lang po. Please na. Sige na. Sige ha, sandali lang kayo ha. O, ikas ha? Okay. Sige, ingat kayo ha. Okay. Magkano isang kilo, te? 140 isang kilo, ate. Hindi, murang-mura na yun. O, ito, tingnan mo. Ang ganda-ganda ng laman, no? Ito, oh, malaman. 1/4 lang muna, te. Yan ang magagawa mo sa 1/4. Yan muna po. Ulap po akong pambili, te. Please, tagulay. Di muna. Maria? Maria! Maria! Oh! Hindi ba ako natatandaan? Emily! Emily! Klase ito ng high school, naalala mo na? Oh! Sosyal ka na, ha? Ikaw na ba yan? Kamusta ka na? Treat ko to para sa'yo! Salamat ha, sarap ng pagkain. Kain tayo. Kumusta na? Anong trabaho mo ngayon? Yun nga. Mag-a-apply ako ng OFW. Gusto mo i-try? Kaya pala ang gara ng damit mo ha. Sosyal ka na ngayon ha. Naka-blandy ka na. Nagpa-riban na ako. Dati ang simple-simple mo pa. Tignan mo naman ngayon. Alam mo, ang asawa ko, pulis. Dalawa ng anak ko ngayon. Dalawa na anak mo? Oo. Kamusta sila? Boy, girl? Boy and girl. Boy and girl? Alam mo, ang hirap ng buhay namin ngayon. Kulang talaga. Ito. Gusto mo? Bigay ko sa'yo address ng recruitment agency. Baka gusto mo subukan? Ewan ko. Sana payagan talaga ako ng asawa ko. Basta. Oo, papayagan ka niya. Basta, susuyuin ko siya. Napapayag talaga siyang mag-abroad ako. Ito. Sana magkasama tayo. Ito yung address. Kung gusto mo, puntahan mo ko. Tapos baka sabay pa tayo magtrabaho doon. O, di ba? Gusto ko talagang magkasabay tayo. Para... Huwag mo akong iwan doon. Oo naman! Sana pumayag si Ermin. Papayag yan. Papayag yan. Ay, talaga? Ako, hindi ko talaga kain buhay dito sa Pilipinas. Kain ko muna.
Nandito na ako. Oh, ba? Napakaaga mo, tata. Mukhang lalim ang iniisip mo. May problema ba? Basta. Sumari kasi yung ulo ko eh. Pinauwi ako ng mga kasamaan ko. Tapos magpahinga na raw muna ako. Ay. Sabihin mo na nga sa akin kung ano yan ang problema mo. Hindi ka naman ganyan pag wala kang iniisip eh. Nagbita kasi kami kanina ni Emily. Yung best friend ko ng high school. Gusto niya kasi mag-abroad. At ano ba? Si Emily. Sabihin mo sa kanya, mag-iingat ka dun. Maraming hindi maganda nangyayari dun. Isip ko lang naman. Lubog na tayo sa utang, Ermin. Gusto ko lang makatulong. Pag-gasis natin araw-araw. Ang trabaho naman ako eh, di ba? Mali mo, baka sa mga dating araw, ang promote na ako. Taras ang sweldo ko. Kulitin mo nga sinasabi mo, Ermin. Kailan? Tumatanda na yung mga bata? Dumadami na yung mga gastos? Hindi! Kailan kayo gagawa ng paraan? Kapag lubog na tayo sa mga utang? Di na galit ang kakautang kong beses sa isang araw, Ermin! Eh, kaya nga nagsusumikip ako sa trabaho ko. Eh, may iba naman paraan kung talagang gusto mong kumita dito eh. Basta dito ka lang. Hindi! Gusto ko mag-apply! Mag-a-apply ako, Ermin! Tay, may nag-away po ba kayo? Bakit po may problema po ba? Wala mga anak. May pinag-usapan lang kami ng tatay niyo. Mga anak, isang lakay sa kwarto. Sila, mag-aisan na kayo. Pag-aisan kayo eh. Amen. Pasensya na. Sige. Isipin ko yung mga sinasabi mo. Kaya puputahan mo man sa division ko doon. Sa isa na rin, ha? Hindi ako naman, eh. Gusto ko lang sama-sama tayo. Daan ako sakali. Aking kapag-away sa mga bata. Pinagtanggol ko lang naman po si Rosalinda eh. Sino na eh, pinapagtangalan po ako. Parala po ako sa iyong bag ko, Romana po. Bakit hindi niya po ako kaya bilhin ang bagong bag? Nay! Nay!
nakita mo na nangyari. At yung mga bata, naapektuhan na. Baklang naman yun eh. Makakabil naman tayo ng bago. Kahit konting peace na lang, makakaraos na tayo. Hindi lang ba ang pinag-usapan natin dito, Ermin? Buong buhay natin. Kaya ba, payagan mo na akong mag-abroad ka. Hindi na ba? Hindi nga po pwede ka. Maghintay ko muna ang gumawa ko ng paraan para sa pamilya natin. Payagan mo ba? Ganun ba din ang desisyon mo? Huwag kang patalos-talos. Pero ka, ayaw ka na ka. Sige na ka. Kailangan natin ito ka. Please ka, ayaw ka na. Ba, dapat kakasal na ako. Bakit sa isang mayaman pa, ha? Oh, ano nangyari? Hindi kami nagkatuluyan. Bakit nga? Basta. Ito sa isip ko, baka hindi kaya ng ipon ko. So, abroad na lang ako ulit. Ano? Sandali lang. Ano? Pinayagan ka na ba? Yun yung surprise ako sa'yo. Pinayagan ako kasawa kong punta ng abroad. Ano naman. Malaki talaga ang pangailangan namin ngayon. Kasi talagang mag-abroad para naman
makatulong ako sa pamilya ko. Ay, ako ba? Katulong ka talaga. Pag nag-abroad ka, mawawala lahat ng problema mo. Oo. Oh. Diba? Basta andun ka. Oo, oh, sabay tayo sa ano, oh, ba? Huwag mo akong iwan, ha? Huwag mo akong iiwan, no? Nga pala, nandiyan lang yung agency. Pagkatapos mo sa ayon, tingin ko mo pa ayon. Pumunta tayo doon. Excited ako. Sir, ito pala yung files ni Maria de la Cruz. Okay yan. Okay to. Maria de la Cruz? We found you an employer. Talaga po. Ito ang file lang alagaan mo. Maraming salamat po. Tatanong ko mo lang sana, isa lang po ba yung employer ko, sir? Yes. Ikaw na bahala sa lahat. Pati bahay, hindi ko mag-asgaso. Kaya ko po naman, sir. May itatanong ko sana ko, sir. Ah, alam ko na itatanong mo. Huwag ka mag-alala. Doon rin sa lugar na yung madidistino si Emily. Talaga po. Maraming salamat po ulit, sir. May isang buwan ka pa para ihandaan lahat, ha? Paalala lang. Opo. Alam mo na mga bata ka na, nandiyan sa loob lahat. Opo, sir. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po talaga, sir, ha? Okay, sige. Mag-celebrate tayo. Kain tayo dito. Naku, Emily, ang mahal dyan. Ay, ako pero. Ano ka ba? Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Isang buwan na lang aalis ka na kagad. Ang bilis naman yata nun. Kailangan na nag-apply. Imposible naman yun. Gulat din naman ako. Ganun talaga siguro. Siguro yun, naubusan na sila ng caregiver doon. At least yun eh, may trabaho na ako. Maganda pa pasahin sa akin doon. Magawa lang sana akong paraan eh. Ayaw ko talaga nga aalis ito. Nanginis ka po namin. Teka, Nay, gano'n na po talagang umalis? Ako din po, Nay. Nanginis po kita.
Huwag ka na lang umalis. Sige, nanay. Kikiisin ko na yung gulay mo. Sige na, paborito ko na po yun eh. Nay, ako rin po, nay. Yung gulay po, paborito ko na po kahit araw-araw. Opo. Mamimiss ko din kayo, mga anak. Ganun talaga yun. Ano ba yan? Isang buwan pa naman yun. Nag-iyakan na tayo. Kamusta, Min? May update na ba dyan sa bagong kaso? Wala pa. Pari, yung asset nyo. Ayusin nyo na. Ambal. Ito pa isa, o. Kasi may obligasyon. Ano ba naman ito? Lagi nilang ganyan. Kailan mo matatapos ito? Piste. Pati ako, nahihirapan. Maliit na nga sweldo. Nabukasan pa. Dito na yan, eh. Pasensya na lang natin. Matatapos din ito. Pasensya na po kayo. Kailangan na kailangan lang po namin talaga. Huwag na kayo magmukmuk. Inaltas ko na, ibigay ko na lang. Oh, sige na. Bumin mo na lang doon, ha? Mga anak. Busog na ako. Sa'yo, o. Busog na busog na ako. O rin sa'yo. Masaya ba? Langga. Opo. Sa'yo. Ang dami. Sinapat abahan yung mami nyo, ha? Anak, may ibibigay ako sa'yo, ha? Kahit nga ako dito. Ano po? Pitong ibibigay ko sa'yo. Anak, suot mo sisi na ito, ha? Gusto ko, ingatan mo, ha? Love you, anak. Mwah! Dahil sa nangyari, saktan ko si Nami ni Emily na walang ilan ang doon. Hindi kayo mayata pwede yung matrasa dahil napirma mo lang ang brata. Oo nga, aga. Ayaw ko mo ito yung iwan niya. Pero kailangan ituloy ko ito. Sige ka. Doble mong pag-iingat, mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, aga. Mas matagal na rin. Mga anak,
bukas na maghahati sa atin sa tulbas ng kumpanya namin. Sila daw yung maghahati sa akin sa airport. Nakikita naman tayo ulit. Kanyang mga anak natin ang mga kabayaan. Masalamay! Pablo! Hermin! Paminas ko kayo! Nag-iingat kayo dito! Si nanay! Ikaw yung bahala sa mga anak natin, Hermin! Magpakamuit ka na sa linda, ha? Paalagaan mo si tatay! Ikaw naman, huwag kang makipag-away sa school. Ha? Huwag mabalik si nanay, promise. Pag-play ka po. Amen. Mabuti. Hello, Maria. Yung mga regulasyon sa bahay ng employer mo, para matuwa naman siya, nagbibigyan ka ng bonus. Opo. Susundin ko talaga yung nakasulat na regulasyon. Huwag kayo pong mag-alala. Alam ko na po yun lahat. Huwag po kayong mag-alala, sir. Honest na honest po ako, sir. Gagawin ko po lahat, sir, na hindi po kayo mapapaya, sir. Assalamualaikum, this is Maria de la Cruz, a caregiver from the Philippines. Hello, I've been waiting for you. Come in. Paano ba yan, Maria? Ikaw na bahala dito, ha? Salamat, ha. Mauna na ako. I'll be going, sir. Thank you. Sit down. Thank you, sir. Sir, I don't see anyone with you here, sir. Yes, I am living here alone while my family is away and my wife died. Oh, sorry to hear that, sir. I think I don't have to introduce myself anymore. You have all my files. Yes, sir. Yes, yes, sir. Thank you, sir. You're welcome. Feel at home. Excuse me. Woo!
Sandali lang, ha? Okay, telepon. Tawa mo, ha? Salamat. Hello, ka? Hello, Ermin. Namiss na kita. Namiss mo ba ako? Mga bata, namiss ko na din sila. Mabuti naman kami. Miss na miss ka na namin kagad. Basta, ga. Tandaan mo, ga. Mahal na mahal kita, ga. Alagaan mo sarili mo, ga, ha? At ang mga bata, ga. Alagaan mo si Rosalinda at si Pablo, ga, ha? Huwag ka mag-alala. Mag-ingat kami rito. Ingat ka rin lagi, ha? Mahal kita, Ermin. Paalam na, Ermin, ha? Tawag lang ako uli, Ermin. Love you, ga. Hello, sorry to scare you. You are new here? Yes, I'm the new caregiver here. Ah, yes. I'm sorry, I should have introduced myself. I am Len. My name is Maria. May I ask, are you a Filipina also? Yes. Ako din. Nakakatuwa naman na may kababayan pala ako dito. Are you a dancer? I saw you talking to the girl lives next door a few times now. Oh, yes, sir. She's visiting her lately. She's a Filipina. Maybe that's why she's talking to you. What do you mean, sir? I saw her working there for a few years now. She's not been talking to anybody. Maybe because you came from the same country. Maybe, sir. excuse me, sir. Ang hirap gisingin ng amo ko ngayon, Ate Ling. Malalim na kaya yung tulog niya ngayon. Buti pa siya. Nakakatulog ng maayos. Eh, ikaw, mukhang di ka nakakatulog, ah. Ganito talaga, Ate Ling. Siguro, hindi lang sanay ako mapalayo sa pamilya ko. Matindi talaga ako ma-homesick. Ganun ba? Ang hirap siguro para sa'yo na nandito ka, no? Buti na lang po nakakausap kita. Kahit papano, may Pilipino akong nakakausap. E yung pamilya niyo po, hindi niyo po ba namimiss? Sa totoo lang, wala akong anak. Kaya siguro, magaan na rin ang loob ko sa'yo. Anak na ang turing ko sa'yo. E yung asawa niyo po? Wala na siya eh. Huwag mo na rin itanong kung ano nangyari. Sorry po, Ate Ling.
room for you. Yeah. You're a big gym now. Ako ng ulam. Ma'am, dine-in po, take-out. Dine-in? Uy, kabayan, ngayon lang kita nakita. Di ka ba nakapag-diok? Oo nga, kasi yung amo ko may sakit. Hindi ako nakapag-diok. Ah! Maya pala. Makitawag ako sa pamilya ko, ha? O, sige. Makiyos ako. Pasok ka na lang dun sa loob. Ate, tawag na ako. O, sige po. Ano po sa inyo? Dining, take out. Oo, oh, dining. Ito sa amin. Hello? Da! Buti na patawag ka. Musta? Eto. Nalulungkot masyado. Nalulungkot ako dahil namimiss ko na talaga kayo dyan. Oh, basta huwag ka masyadong papagod ka, ha? Okay. Ingat kayo dyan. Babay na, ha? Tatawag na lang ako uli. Ingat ka, ha? Saya ka lang. Can you go to the grocery, please, and buy me these things? This is the money and this is the list. Thanks. Okay, sir. Yes, sir. I'll go. Thank you. What happened to you? Are you hurt? Come with me. Where's your ID?
How's the patient, nurse? Doctor, vital signs are all stable. He has a mental disorder. I would recommend to send her back to the Philippines. Oh, yes, doctor. Okay, nurse, I'll be going. Yes, doctor. Hello, police station. Pwede pong makausap si Sorrento Ermine de la Cruz? Opo, sino po ito? Sekretary po ni Doktora Lara Gutierrez. Nandito po yung asawa niyo. Saan ho yan? Sa provincial hospital po. Sige po. Pare, alis muna ako. Sige. Ma'am, Maria de la Cruz. Maria de la Cruz. Misan bang room ni Doktora Lara Gutierrez? Si Doktora Gutierrez po. Sandali lang, sir. Hello, Cora. Apo, ano yan? Sir, ano po pangalan nila? Ermine de la Cruz. Cora, si Mr. Ermine de la Cruz po. Salamat po. Sir, bali, nasa room 205. Doon po yung daan. Okay. Thank you, miss. Apo. Okay. Ano ang nangyari sa asawa ko? Ba't siya nagkaroon? Hindi pa rin namin alam hanggang ngayon. Tumawag po sa amin ang embassy ng Saudi. Dineport po siya.
kami ang na-assign na mag-alaga sa kanya dahil naging banta na ho siya ng bansang yon. Anong kailangan natin gawin ko, Tora? Palagay ko, oobserbahan ho muna natin siya. Salamat. Tay, nasa Pilipinas na po ba si Nanay? Oo. Kaya lang, hindi ko siya pwede makita eh. Bakit po? Ang tagal ko na po siyang hindi nakita eh. Nagpapagalingan na nanay mo. May sakit po siya? Dalawin po natin. Hindi pwede mga mo. Mas maganda makita niyo siya kapag magaling na. Okay? Natapos ka na ba sa homework? Dok, kumusta na lang ang asawa ko? Hindi pang karaniwan ang kaso niyan. Wala talaga siyang maalala. I'm sorry to say, pero palagay ko, maski ikaw, hindi niya makikilala. Hindi ko pwede, Doktora. Ano ang pwede natin gawin? We are doing our best. But there's one more thing. Nananakit na siya. Bako pwede makiwasap sa Doktora. Maaari, iwi ko na sa bahay na namin alagaan ng pamilya ko. Kung po pwede lang, miss na namin sila mga bata. Baka yun ang makapagpagamot sa kanya. Pagluluto ko kayo ng masarap na pagkain, mga anak. Ito ako kung kakasama ang kaya nato. Sa talaga ng luto niyo, Nay? Nay, sirap-sirap. Sana gusto mo lang palagi. Ito talaga ang isa sa mga namimiss ko, yung masarap mong luto, Dan. Tapos. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Mula ngayon, ako nang naluluto ng pagkain natin. Kain kayo, mga anak. Kain kayo, mga anak. Yeah.
Igin! Ha! Naitlayo po! Naitlayo po! Naitlayo po! Huwag mo na eh! Wala ka. Wala akong intensyon masama sa mga bata. Mga anak, papasok na ba kayo? Pasensya na kagabi, ha? Okay na dyan. Kalimutan mo na yan, ha? Ingat ga. Mga anak, ingatan mo mga anak natin, Irmin.
mo naman mapagod. Sige, maglaro na lang tayo ng taguan. Ah, sige, sige. Pero ikaw pa rin kaya, ah. Ano? Ba't ako? Ba't ako ng uli? Oh, pumuesto ka na doon. Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Lima! Anim! Pito! Walo! Siyam! Sampu! Sim! Ang daya mo! Aray! Nay! Tulungan niyo po! Nay! Nasugatan po kami! Nay! Nay! Tulungan po kami! Nay! Tulungan po kami! Nay! 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 Tulungan niyo po kami! Mga bata, pakitao nga ka. Para kasabay ko, ha? Namiss ko to, ha? Dahil mga bata, napuntay mo na rito para makasabay kong kumain. Bangkrasin sa atin luto mo ka, ha? Pista ng special. Sabi ko, tawag ko yung mga bata para matikman na. Sarap-sarap, oh. Asa ba yung mga bata? Ha? Ha? Yung mga bata, sabi ko, napuntayin mo na ito para makasabay ko kumain. Asa sila?
talaga. Ang sabi ko, yung mga bata, ano kayo na usul-usul mo? Hindi ka maintindihan. Sabi ko yung mga bata, tawagin mo eh. Gusto ko sumabay kumahalit yung mga bata. Ano ka ba? Wala na po. Pablo, Rosalinda. Wala na yan. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Sigurado lang ba kayo, babe? Dito lang kayo? Okay, babe. Dumiretso ka na. Sure na sure kami! Okay, babe. Ingat kayo. I love you. I love you too. Eh, susera ka! Alam mo namang hindi mo kami ihatid! Halika na!
kaya na, sis. Makakasakay ka na rin ng bicycle. Ikaw na naman! Hindi mo na naman ako may hatid yan, no? Hindi nga doon po pwede. Nakakatakot doon. Bawal. May nakakatakot pa ba dyan sa mukha mo? Halika na, halika na. Sakay na. Ang ganda gagaling ko kasama. Hindi mo kami hatid. Grabe ka. Hatid mo kami, ha? Sobra to. Nakakaloko yung tricycle na yun, ah. Bakit pa yung ito binaba? Ewan ko ba dyan? Alam mo ba, ilang taon na ako nagpapahati dyan, dito talaga ako binababa. May kinatatakutan yata yung mga driver na yan. Akalain mo kahit bayaran ko ng double, triple, talagang dito nila ako binababa. So ano, maglalakad ako, ganun? Ay, ang ganda ng shoes mo. Hindi ka siya, ang arte mo, halika na, halika na, halika na! Aray! Hindi totoo ang aswang, sis! Para makasiguro. Para makasiguro. Bakit? Sandali. Anong hinahanap mo? Yung sibuyas, kamatis, bawang, luya, ha? Paminta, at tin! Bakit? Nagigisa ka? May gana ka pa pagkatapos na nakita natin? Wow, ha? Ano ka ba? Proteksyon natin yun? Eh, hindi naman effective yun, no? Anong hindi effective? Sandali. Maghanap ako ng bukas na tindahan. Huwag mo iwan dito, sis! Ano ka ba? Magpalit ka muna ng dami! Sige na, sige. Maghanap ko ng bukas na tindahan. Bibili ako ng sibuyas, kamatis, bawang, luya, pamita, asin! Sis! Sabi ko kasi tindahan! Nakatiri ako! Sis, pinatapot na naman ako yan! Ano yan? Ano ka ba? Seryoso to! Seryosong seryoso! Ay nako, ilalagay natin to dito! Tapong, para rin natin, no? Itahan mga aswang niya yan! Itong luya, itong bawang, mas maraming bawang dapat. Ay, okay. Mas maganda yung mga nagkatalan ng mga sibuyas. Lahat yan. Ayan. Halika na. Ako, kailangan natin matulog. Sleeping Beauty na. Halika na, patay sila tayo dyan. Halika na. Thank you.
Tuloy kayo. Pasok. May bangkay na natagpuan kanina. Hanapin niyo kung sino ang may gawa nito. Ah, ito yung nababalita. Yung kumakain ng lumanlog ng tao. Tama ka dyan. Sir, sasama ko dyan. Sigurado ka? Yes, sir. Ng Erminel. Sir, dapat huli na namin yun eh. Pinigilan niya lang kami. Tama. Ano mo sir, dapat dyan patayin. Huwag maraming pang mabiktima yan eh. Talagang maraming mamamatay sir pag hindi natin pinatayan. Eh, ikaw rin, ikaw masisira. Oo ko sa inyo, Chief. Tanggalin niyo siya sa kaso. May isang makilang. Siyempre, kasawa eh. Sir. Pero tawag niyo raw ako. I'm sorry to say, pero labas ka na muna sa kaso. Bakit, sir? Pag ipinilit mo pa rin ang sarili mo, asuntuhin kita. Pero, sir... That's an order! Ako si Sargento de la Cruz. Hindi lingit sa kalaman ng lahat na ikaw ang maaari kong lapitan sa mga ganitong klaseng problema. Inaasahan ko ang iyong pagdating. Alam ko, meron kayong di pangkaraniwang problema. Halika. Apo, sinadya talaga kitang puntahan dito. Ang asawa ko, kinain ang mga anak namin. At nag-iba na rin siya ng kanyang pagkatao. Kailangan matuklasan natin ang kanyang pinanggalingan para malaman natin kung bakit siya nagkaganyan. Nagkaganyan siya mula nang manggaling siya sa Middle East. Sa aking kaalaman, dalawa lang ang pwedeng pinagmulan. Una, maaaring siya mismong humiling sa kapangyarihan ng katiliman. At pangalawa, maaaring may nagsalin sa kanya nito. Paano yun po? Wala na pag-asa ang asawa ko? Sa aking karanasan, wala pa nakabalik sa ganyan. Isa lang pwede mong gawin.
iwasan ang mga bagay na magpapatindi ng kanyang daya at pagnanasa na makakuha ng biktima. Dahil pag nangyari ang oras na yun, pati ito, hindi kanya makikilala. Ang ibig ko sabihin, wala na kayo magagawang paraan para mabalik sa dati ang pagkataon ng asawa ko. Sandali. Sino ba kasing nakaisip nitong ronda-ronda na to? Kanina pa tayo ikot na ikot dito eh. Wala namang Maria Labok dito eh. Pagod na ako eh. Isang ikot na lang. Makikita na natin yun. Pag di natin nakita, di uwi na tayo. Pagod na pagod na ako. Wala naman tayong nakikita. Tuwin tayo. Tara, tara. Tuwin tayo. Oo. Teka, teka lang. Sandali. Hindi ba si Maria yan? Saan? Ayan o. Saan? Ayan o. Hindi ba si Maria yan? Ayan o. Sabi na kayo! Madali din natin! Ay, si Maria Labo, di ba? Wala na yung aswang-aswang na yan! Wala nga aswang, sinabi ko nga sa iyo eh! Ano sa palagay mo? Oh, wala si Maria Labo. Pero, alam ko yan ako si Irmine Maso! Palagay ko! Diba? Asawa niya eh! Oo! Pamilya aswang yan! Halika na, huwag tayo! Ako si Brad! Brad! Huwag mo tayo! Saan ka pupunta? Uy! Saan ka? Saan ka? Ah! Oh, sige, di. Dito ako. Sige na, oh, kita mo, lasing ka na eh. Hindi ba ako lasing? Lasing, sumusuka ka na. Kaya ko ba? Ano pa tayo? Kaya mo minum? Brad? Asan ka? Brad? Ah!
Doon namin ulit nakita, sa gubat na yun. Tara. Tap, dito ako. Siguro ninyo patay na! Ha! Patay na! Sige. Dali niyan! Tungkol sa isang kandidati namin na naganap sa bayan ng Pilar, tungkol sa walo'y mapaminsalang aswang na mas kilala sa pangalan Maria Labo. Labis-labis po ang pasalamat ng ilang residente sa bayan ng Pilar sa di umano'y pagkakapas lang kay Maria Labo na hinihila ng mapaminsalang aswang dahil sa umano'y nawawalang lamang loob sa bawat nabibiktima nito. Watch me, watch me. Kunti lang to. Kunting ayos-ayos. Alam ko nang dadagdag ko sa'yo. Mm-hmm.